Sir Alo TV. Saksihan po natin ang isa pa sa pinakamahusay na video lesson mula Sampulang Lupa National High School. Nagkamit ng mga sumusunod na pagkilala. Natatanging karangalan, best produced three-dimensional instructional materials. Natatanging karangalan, best produced learning resource print materials. Natatanging karangalan, best informative localized Filipino IMS LMS. Ang nagkamit ng unang karangalan sa Obra Maestra sa Filipino 2020 mula sa kapisanan ng mga guro sa Filipino kagupil ng SDO Valenzuela, Ginang Priscilla L. Liwanag, Master Teacher 1. Magandang araw! Ako si Ma'am Priscilla Liwanag, guro sa Filipino sa ikasampung baitang mula sa Mapulang Lupa National High School. Ngayon ay isa na namang masaya at makabuluhang talakayan ang inyong matututunan. Handa na ba kayo? Tara, simulan natin! Sino nga ba si Cupido? Bakit kilalang kilala siya sa buong mundo? Si Cupido ay isang classical mythology sa Roma. Sa Roman mythology naman ay kilalang kilala siya bilang anak ni Venus. Samantala, sa Greek mythology naman, isa siyang anak ni Aphrodite at kilala sa pangalang Eros. Ang ibig sabihin ng Cupid ay desire. Sa Latin naman, kilala o tinatawag siyang amor na ang ibig sabihin ay love. Si Psyche ay isa sa mga pinakamagandang babae sa kanilang lugar. At mas maganda pa ito sa ina ni Cupid na si Venus. Kaya naman ganoon na lang ang pagkamuhi ni Venus kay Psyche. Ipinadala ni Venus si Cupid upang mapagmasdan si Psyche. Ngunit unti-unti naman itong nahuhulog sa angking niyang kagandahan. Kinumbinsi naman si Psyche ng kanyang ate na hanapin si Cupid kahit na binigyan na ito ng babala na huwag na itong hanapin pa. Sa paghahanap ni Psyche kay Cupid, napadpad ito sa templo ni Venus. Binigyan ni Venus ng mahirap na pagsubok si Psyche sa paniniwala ni Psyche na muling magpapakita si Cupido sa kanya. Ang huling pagsubok ay inatasan ni Venus na ihatid ang maliit na box sa underworld at kumuha ng kagandahan kay Proserpine. Binalaan si Psyche na huwag bubuksan ang maliit na box ngunit binuksan pa rin ito ni Psyche. Sa loob ng munting kahon ay may nakamamatay na slumber. Ang slumber ay inihahalin tulad sa very light sleep o pagtulog, katulad ng pagtulog ni Snow White. At dito na dumating ang ating paboritong bida na si Cupido. Pinatawad ni Cupido si Psyche at inalis nito ang nakamamatay na pagtulog. At ibinalik ni Cupido ang sumpa sa munting kahon. At naging Diyos na rin si Psyche. At dito na natatapos ang pag-iibigan ni Cupido at Psyche. Ngayon naman ay ating isa-isahin ang mahalagang pangyayari mula sa video clip na napanood sa mitolohiyang Cupid at Psyche. May isang napakagandang mortal na ang pangalan ay Psyche. Lubha siyang maganda kaya't nakakalimutan na ng lahat ang mag-alay sa Diyos ng kagandahan na si Venus. Dahil doon, nagalit siya at inutusan niya ang kanyang bugtong na anak na si Cupid na paibigin si Psyche sa isang nakakatakot na nilalang. Hindi sinunod ni Cupid ang utos ng ina dahil siya man ay napaibig niya sa ganda ni Psyche, ngunit ito ay nanatiling lihi mula sa kanyang ina. Ikatlo, dahil sa labis na nabagabag ang ama ni Psyche kung bakit walang lalaking umiibig sa kanya, kaya humingi siya ng payo kay Apollo. At siya'y sinabihan na dalhin si Psyche at damitan na maganda sa isang bundok. Imbis na mapahamak sa bundok, ay doon pa niya nakilala ang lalaking magpapaibig sa kanya. Ano ba kayo? Para sa unang bilang, narito ang mga larawan. Sa tingin ninyo, anong salita kaya ang tinutukoy dito?
ganda. Ikalawa, anong salita kaya ang mabubuo? Magaling! Magkaibigan. Para naman sa ikatlo, anong salita kaya ito? Mahusay! Ang tamang sagot, saktong-sakto. At panghuli, anong salita kaya ang mabubuo sa mga larawang ito? Tama! Tengang kawali! Basahin at ating suriin ang mga salita. Babala, ganda, inatasan, magkaibigan, kilalang-kilala, saktong-sakto, bugtong na anak, at tengang kawali. Marahil alam nyo na ang ating tatalakayin. Magaling! Tama mo niyang sagot, kayarian ng salita. Kung paano natin pagbublayin ang kahulugan ng bawat salita batay sa kayarian nito. Ano-ano nga ba ang kayarian ng salita? Alamin natin! Kayarian ng salita. Ang isang salita ay maaari magkaroon ng kayariang payak, maylapi, inuulit at tambalan. Maaaring maiugnay ang kayarian ng salita sa kahulugan nito. Payak, salitang ugat o salitang nasa likas nitong anyo. Wala itong panlapi, walang katambal na ibang salita at hindi inuulit. Halimbawa, bata, ligaya, saya. Tukuyin nga sa loob ng pangungusap ang salitang nasa payak na kayarian. Nagbigay ng babala si Venus kay Psyche. Tama! Ang payak na salita, babala. May lapi. Salitang may panlapi sa unahan, gitna, o hulihan ng salitang ugat. Halimbawa, masaya, nagkwentuhan, pinagsumikapan. Hanapin mo naman ang salitang may lapi sa pangungusap na inatasan ni Venus si Psyche na gawin ang kanyang utos. Mahusay! Tama ang iyong kasagutan. Inatasan! Inuulit. Ang salita ay inuulit kapag ang kabuuan, isa o higit pang pantig sa dakong unahan ay inuulit. Halimbawa, iilan-ilan, tulong-tulong, sama-sama. Kilalang-kilala ni Cupid ang ugali ng kanyang inang si Venus. Nasaan kaya sa loob ng pangungusap ang salitang inuulit? Tama! Kilalang-kilala ang inuulit na salita. Alin sa mga sumusunod na salita ang salitang inuulit? Anting-anting, iba-iba, paru-paro, sabi-sabi, ala-ala, o balu-baluktot? Ang mga salitang inuulit ay iba-iba, sabi-sabi, at balu-baluktot, sapagkat ang salitang anting-anting, paru-paro, at ala-ala ay mga salitang payak. Tambalan, dalawang salitang pinagsama upang makabuo ng isang salita. May dalawang uri tayo ng tambalan, ang tambalang ganap at tambalang di ganap. Ang tambalang ganap, kung ang dalawang magkaibang salitang pinagsama ay nakabuo ng panibagong kahulugan. Halimbawa, hampas at lupa, hampas-lupa. Bahag at hari, bahag-hari. Tambalang di ganap,
kung ang dalawang magkaibang salitang pinagsama ay nanatili ang kahulugan. Halimbawa, taos at puso, taos-puso. Kwento at bayan, kwentong bayan. Ngayon naman, alin sa loob ng pangungusap ang tambalang salita? Si Cupid ang bugtong na anak ni Venus. Tama! Ang tambalang salita, bugtong na anak. Tukuyin nyo nga kung ang mga sumusunod na salita ay tambalang ganap o tambalang di ganap. Tabing dagat. Tambalang di ganap, sapagkat nanatili ang kahulugan ng salitang tabi at ng dagat na ang ibig sabihin sa tabi ng dagat. Dugong bughaw. Tambalang ganap, sapagkat ang dalawang salitang pinagtambal ay nakabuo ng panibagong kahulugan na ang ibig sabihin mayaman. Naunawaan na ba ang kayarian ng salita? Subukin nga natin. Bibigyan lamang kayo ng 5 minuto upang sagutan ang miting pumalit sa pariralang sobrang minamahal o labis na iniibig. Ika-5, alin sa mga salitang payak na nasa kahon ang may naiibang kahulugan? Lilok, ukit o guhit? Kakasaka ba? Kayarian at kasing kahulugan ng salita. Panuto, lagyan ng check ang kasing kahulugan ng salitang may salungguhit at isulat sa patlang ang kayarian ng salita para sa unang bilang. Noong unang panahon, may isang napakagandang nilalang na naninirahan sa mundo ng mga tao. Ang salitang may salungguhit, nilalang. Bagay, nilikha, o katauhan. Para naman sa ikalawang bilang, sa tindi ng lungkot ni Psyche, nagpa siya siyang lumayo. Ang salitang may salungguhit, tindi. Lakas, sobra, o tibay. Ang salitang may salungguhit, bukas palad, matulungin, mapagbigay, o maalalahanin. Para sa huling bilang, dali-dali siyang nagpasya upang makilala na niya ang kanyang asawa. Ang salitang may salungguhit, dali-dali, malakas, maliksi, o mabilis. Ang nakalang oras ay natapos na. Tingnan nga natin kung tama ang inyong sagot. Anong salita ang kasing kahulugan ng tambalang salitang pag-iisang dibdib? Ang isa pang kahulugan nito'y pag-aasawa. Ang tamang sagot, kasal. Alin sa mga salitang may lapping nasa kahon ang may naiibang kasing kahulugan? Minamahal? Iniibig? Sinisinta? O hinahangaan? Ang tamang sagot, hinahangaan. 3.
Anong payak na salita ang kasing kahulugan ng salitang galak sa pangungusap na? Ligaya ang dulot ng muli naming pagtatagpo ng dati kong kaibigan. Ang tamang sagot, ligaya. Sa ika-apat na bilang, anong inuulit na salita ang pwedeng gamiting pamalit sa pariralang sobrang minamahal o labis na iniibig? Ang tamang sagot, mahal na mahal. At ang ikalima, alin sa mga salitang payak na nasa kahon ang may naiibang kahulugan? Lilok, ukit, o guhit? Ang tamang sagot, guhit. Noong unang panahon, may isang napakagandang nilalang na naninirahan sa mundo ng mga tao. Ang tamang sagot, nilikha. May lapi. Ikalawa, sa tindi ng lungot ni Saig, nagpa siya siyang lumayo. Ang tamang sagot, sobra. Payak. Ikatlo, sa takot ni Saig, nanginginig siyang umalis. Baka kasi siya'y sakto nito, kundi pa tumalilis. Ang tamang sagot, umalis. May lapi. Para naman sa ikaapat na bilang, naging bukas palad si Sykes sa kanyang mga kapatid. Ang tamang sagot, mapagbigay. Tambalan. At para naman sa huling bilang, dali-daling nagpa siya si Sykes upang makilala na niya ang kanyang asawa. Ang tamang sagot, mabilis. Inuulit. Gusto ang ating aralin. Sana'y naging makabuluhan ang araw nating ito. Hanggang sa susunod na masaya at makabuluhang talakayan. Muli, ako sa... Thank you for watching Sir Alo TV. Please don't forget to subscribe.